Lolo, may tanong kami sa'yo. Total naman na alam namin na Marcos loyalist ka. Tatakbo si BBM. Sa tingin mo ba may kakayanan ng manalo si Bongbong Marcos? Diyan. Diyan. Malakas ang kutob kong mananalo si Bongbong Marcos. Bakit, Tay? Bakit ka mo? Marami siyang supporter. Oo. At alam ko yan. May mentionin ko na ha, ang mga grupo ng 24K. Uy, 24K group, sino yan? Ako lang nakakaalam yan. O marami nakakaalam dyan mga kaibigan kong miyembro ng 24K. Yan ang mga followers ng Marcoses. Ano yung 24K na yun, Tay? It's like association. Association? Oo. Association. Like parang Filipino-Chinese Chambers, ganun? Oo, parang ganun. Ay, parang ganun siya, pero 24K group. Ang ano gamit nila, 24K. So, malakas ang kutob kong mananalo si Bongbong Marcos. Mm-hmm. At alam kong maraming magagawa si Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas. Pilipinas. Pero do you believe na kayang tapatan ni Bongbong Marcos yung nagawa ng tatay o hihigitan pa niya? Well, in the other hand, I think parang I hope you do understand, Bongbong Marcos. Maring pipilitin mong mahigitan ang kakayahan ng papa mo. Pero iba ang talino ng daddy mo. Kakaiba, maniwala ka, Bongbong Marcos. Kakaiba ang talino ng daddy mo. Well then, if you're going to be succeed na maungusan mo pa, tama ba Tagalog ko, mga mahal kong viewers, maungusan mo pa ang daddy mo. Palagay ko eh, saludo ang taong bayan sa iyo. At marami ka pa talagang magagawa sa bansang Pilipinas. Ibig sabihin yan, may tendency nga malakas ang laban niya ngayon kasi Sara Duterte, hindi natatakbo nga sa pagiging presidente, nag-usap sila magtatay. There is a possibility sa in last minute, mag-tandem yung dalawang malalakas na yan. Mm-hmm. Diba? Duterte and Bongbong Marcos, diba? Well, kung ganun ang mangyayari, Bongbong Marcos and Duterte will be tandem. Well, I think, kumbaga sa ano, high power gun na yan. Oo, high power gun. Oo, kumbaga, high power na malakas. Yan. Malakas na yan. Mm-hmm. Malakas na birada. It's a very powerful weapon. Mm-hmm. Kumbaga, may pag-asa pa pala ang bansa natin na ano, talagang... So, ngayon, kung tayo, pag susumikapan ng ating mahal na presidente at vice presidente ang bansang Pilipinas, na pagtulungan nilang dalawa upang maiangat ulit ang bansang Pilipinas. So maganda yung mensahe mo na yan, Tay, kasi alam mo kung bakit. Kung ang vice president at presidente ng Pilipinas ay nagtutulungan, maganda yun. Di ba? Hindi lang yung ano, walang ginagawa na isa, walang ginagawa isa. Kato yung ginagawa ni Lugaw, ito, di naman nakikipagtulungan sa gobyerno. Di useless yung posisyon niya, di ba? At saka siya nga pala po, Sir Bongbong Marcos and then Mr. President Duterte, may maganda ang palakan niyo pong dalawa. Pero mag-ingat kayo sa paligid. Yun lang po ang paalala ko. Konting ingat po sa paligid. Bakit tayo? Ba't paano mo na sa'yo mag-ingat sila sa paligid? Malay mo, may mga gawain hindi maganda. So nakakasira sa kanilang pangalan. Sabi nga daw ito, Tay, kapag si Bongbong Marcos daw ay hindi nanalo bilang presidente, magkakaroon doon ng People Power 3. Ay, tala. Huwag naman sana na lalaki gulo. Gulo, no? Kasi ang dami na naghahangad eh. Kumbaga namulat na yung mga Pilipino, Tay. Ang problema na lang kasi ngayon, problema na lang kasi talaga ngayon ang bansa natin. Alam mo yung mga kabataan na sumibol sa panahon ng mga dilawan, na hindi pa namumulat yung mga mata? Tama, Tay? Mm-hmm. Wala naman alam yan eh. Katulad ng sabi ko, ang talino nila galing sa cellphone, hindi yung pinagdaanan ng buhay nila. Okay. Kumbaga, okay? Talino nila galing na... Kumbaga... Ang galing ng talino nyo, cellphone, YouTube, kung saan-saan galing ng mga accessories, o gadget, whatsoever. Real talk yan. Real talk. Real talk yan. Ito,
pag pinagdaanan mo ang buhay na ito, na tumanda ka ng ganito, malalaman mo ang tunay na pangyayari. Sa panahon na yun. Sa panahon na yun. Pero ikaw, Tay, to be honest, eh, bilang naabutan mo isa kang Marcos loyalist talaga na matagal na, bilang tao na yun nabubuhay talaga nun, naabutan mo, nakita mo lahat, sa lahat ng sinabi mo. Eh, Tay, kampante ka ba bilang isang Pilipino na kapag si Bongbong na nanalo? Oo, kampante na ako. Kampante na ako. Siguro na lang, hihintayin ko na lang na tumakbo ng maganda ang Pilipinas, tapos magiging masaya ang mga kabataan na sumisibon, di ba? Eh, excited ka na ba sa pagbabalik ng bagong lipunan? Ay, oo! Masagana 99, resettlement, ang mga kung ano-ano, masaya yun. Kaya lang, di na maibabalik. Gahimi ko yun sa look. Galunggong na tibye 20 pesos. Oo nga. Malabo nang mangyari. Diyo, sa Manila, may magagawa pa natin yun. May tilapia. Oo. Yung mga kababayan ko, no? Yan yung mensahe ni Tatay Jim sa lahat ng kabataan. Tay, ano masasabi mo sa mga kabataan na hindi pa namumulat ang kanilang pang-uunawa dito kay... Mga mahal kong mga kabataan. Sa mga Marcoses. Mm-hmm. Imulat nyo ang mata nyo. You try na mag-research yung katotohanan at pawang katotohanan po. Mm. Upang malaman nyo ano ang pamilya Marcoses meron. Hindi magnanakaw, hindi corrupt, hindi dictator. So all you have to do is to research. Keep on research. Last thing, Tay. Na last po. One. Anong masasabi mo sa sambayan ng Pilipino na umaasa kay Bongbong Marcos na natakbo? Ay, marami. Makoy. Good evening, Makoy. Alam ko nakikinig ka, mga Ilocano dyan. Ah, mga taga Baguio, Ilocos, Candon, Tarlac, Zambales, at kung saan-saan panig pa ng lugar. Suportahan niyo si Bongbong Marcos.